Hello mga best, welcome back again sa ating channel dyan. Nice to meet you sa lahat mga bago dyan best. At maraming salamat sa inyong patuloy na nanood ng ating videos at nag-share ng inyong mga comments mga best. Maraming salamat sa inyo. And shoutout sa inyong lahat mga best. May ganong factor talaga. So, paus-paus ang lola best. Dito pag umaga ay malamig pa, may ganong factor. So, sana na sa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask God for forgiveness sa ating mga kasalanan. And we pray to God na sana babalik na sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, amen. Shout out to all of you, mga best. And talagang ang tatapik ko ngayon is tips at saka mga signs. May ganong faculty. So, yung pangatlong video ko na yun, best, nga itong gagawin ko. So, kahapon wala akong time kasi nga, ayon sa paliwanag ko sa first video, is talagang ang agad nilang gumising, best. Holiday ngayon, best. So, nandito kami lahat sa bahay. May ganong factor. At saka sa iba dyan, nagtataka bakit hindi ako laging araw-araw nagba-vlog. Bumalik na kasi ako sa work ko, best. Ganong factor, best. So, anytime pag nandito sa bahay at may time ako, best, magba-vlog talaga ako sa inyo. So, magtanong kayo dyan ng mga topic ninyo. Sa inyong mga nanood dyan, na kahit wala kayong ka-LDR o hindi naman sa AFAM yung related na tanong nyo, magtanong lang kayo dyan, best. Masasagot natin yan anytime na may time ako. May ganong factor talaga. So, sa video na to, ang video na ko na to ay gagawin ko para sa inyo, best, na ito siya yung mga tips para ma-inlove sa inyo ang iyong lalaki o babae ba dyan. Relate natin sa lahat. Hindi, pero mostly ang ginagawa ko is for a fun. Pero related siya sa lahat, best. Either lalaki ka na nanood ngayon, meron kang ka-LDR na babae, i-relate mo rin ito. Sa inyo, best, sa inyong mga naka-AFAM dyan, talagang nagsisearch ng AFAM, ito yung mga tips para ma-inlove sila sa inyo, best. So, unang-una, banggitin natin, ayoko na mag-count, best. So, technically, marunong mag-count. Marunong naman, pero ayoko lang, hindi ko lang siya feel. Magano factor. So, ito yung mga tips na babanggitin natin para ma-inlove sa iyo yung lalaki yung kausap mo. So, unang-una, maging ano ka, best. Totoo ka sa sarili mo. Maging what you see is what you get. Magano factor kayo. Sa mga AFAM kasi, mostly din, AFAM man, or kahit sino, best, kahit tayo, gusto natin yung taong kausap natin is totoo, hindi sinungaling. So, maging totoo kayo sa sarili nyo. Maging kung ano ka is, ano yun? Yun, banggitin nyo rin yung mga ayaw at gusto nyo. Para kahit papano ma-idea yung kausap nyo. Yung si AFAM, may idea siya na ganito pala siya. So, unang-una din, kasama na yung ganon, maging totoo ka sa sarili mo. Sabihin mo yung mga ayaw at gusto mo para kahit papano ma-idea na siya. At maging ano ka, best? Maging jolly ka. Ano te, Jollibee? Hindi. Maging ano ka, masayang kausap. Maging masayang kausap. Kasi nga, sino ba naman gaganahan kung masyadong boring na nga? Mostly sa mga fam, best, yung buhay nila is boring. Huwag na nating lakasyan. Tutunan talaga yan eh. Yung buhay na talaga nila is masyadong trabaho, pagod, ganong factor ang lolo nyo. So, kayo dyan, wala din kayong ganang kausap. Sino bang gaganahan sa inyo? Basura ka rin nila. Una-unahan pag may time magbasura, best. Sa mga AFAM kasi, pag boring kang kausap, ayaw nila ng ganun, te. Boring na ang kinabukas, boring na ang buhay nila dito, dagdagan mo pa, wala silang time sa'yo, best. So, maging ano ka, masayang kausap. At higit sa lahat, ipakita mo na mahal mo siya. Hindi ko nga siya mahal. Hiwalayan mo yan kung hindi mo mahal. Kung hindi mo na mahal yung, hindi ka sigurado dyan sa kausap mong AFAM, hiwalayan mo na, te. Sayang oras mo dyan. Mag-focus ka, magbigay ka ng time. Doon sa talagang feeling mo, ito siya ang gusto ko. Ito yung pumasa sa gusto ko. Feeling ko siya. Feel ko siya. Ganun factor. Pag ganyan ang feeling nyo, so maging masaya kang kausap siya. Mag-isip ka ng mga bagay na, huwag naman masyadong malalim. Simpleng pa joke-joke lang. Ganong factor. Kahit ano, makikita mo lang sa kanya. Makikita mo sa mukha niya. Makikita mo sa paligid mo. Gawin mo siyang simpleng paraan na pa joke-joke. Ganong factor.
mga ganong factor. Kumbaga masaya siya kahit pa paano ma-entertain siya sa'yo. Ma-entertain siya na manood sa'yo, makinig sa'yo. Ganong factor. At bigyan mo rin siya ng space para makapagsalita naman ng gusto niyang sabihin. Best. Eh baka naman satsat ka ng satsat yan. De, putak ka ng putak. Eh wala na siyang space para makapagsalita. Eh boring ka na para sa kanya. Maiinis na siya. Maiinis na siya pag ganun. Best. Kasi gusto niyang mag... Siyempre gusto rin niyang ano, mag-share ng ano niya, naramdaman niya. Kasi nga, naging interesado nga siya sa iyo. So gusto niya mag-share sa iyo. So bigyan mo siya ng space. Baka hindi yung puro ka na lang ay kakakakak pagkatapos ng topic mo bigla ka na lang mag-isip ng ano, masyado kang excited, masyadong genius. Baga ang daming laman ng isip mo, be. So wala kang nang time para makinig sa kausap mo na sa gusto niyang sabihin. Pag ganun eh ayaw nila yung te, boring ka na pag ganun. So mawawalan sila ng gana sa iyo, mawawalan sila ng feeling sa iyo, best, kasi masyado kang ano, wala kang space sa iba, ganung factor. So mag-joke-joke ka at bigyan mo siya ng space na makapag-joke din siya, makapag-share siya ng naramdaman niya. At higit sa lahat, kumustuhin mo siya palagi, best. Yung life niya, kumbaga magsalita ka sa kanya na feeling mo, siya na yung partner mo. Isipin mo na kasama mo siya sa mga plano mo, ganito, I want us to be like this, yun ang factor best. Kasi yung affirm nyo, pag ganun ang sinasabi nyo na feeling niya, part kayo sa life niya, magkakaroon siya ng interest best. Siyempre te, yung affirm na mahal ka, kung feeling mo na itong affirm eh, nabigay niya sa'yo yung mga hinahanap mo sa isang seryosong lalaki, o kung naibigay naman niya sa'yo, eh di magplano ka, bis nakasama siya. So sabihin mo sa kanya na, I want us to be like this. I wish we could do this together. Magandang factor, ma-feel na affirm. So ma-feel niya na part na kayo sa isa't isa. So ganun ang gawin mo, bes. So ipakita mo na mahal mo siya. Paano ka mag-care pag magkasama na kayo. Eh, sa totoo lang, huwag naman dibdibin, bes. Anytime pwede rin mawala. Yan. So, kumbaga ganun, ipakita mo yung lighter. Kumbaga ano mo lang, skin mo lang, ano, deep inside. Siyempre, prepared mo sarili mo. Pero ganun lang sabihin mo na, ganito ka magmahal pag... At sabihin mo rin sa kanya, best, na kinikwento mo siya sa mga family mo, sa mga friends mo na close sa'yo. Huwag mo na ikwento dun sa ibang tao, best, na hindi ka nahiniwalang ano, may tiwala yun sa... Iba kasi yung hindi mo masyadong close. Pag binanggit mo yung ganun, yung ito, yung affirm ko ng factor, pag binanggit mo yung affirm ninyo, i-oras na magkatuloyan kayo. Pagtawanan ka nyo, best. So, banggitin mo lang yung affirm mo dun sa mga taong may tiwala ka. May ganung factor sa mga affirm kasi pag na-feel nila na talagang pinakilala ka sa mga pinakilala mo siya sa family mo, sa friends mo, ma-feel nila, oh, may halaga ako sa kanya. Kumbaga ma-feel nila na ah, may silbi ako sa kanya, mahal niya ako. May ganung factor, best. So kayo diyan, ganun ang gagawin niyo para ma-inlove sa inyo yung affirm niyo or yung lalaking kausap niyo is isama niyo siya sa lahat ng mga plano niyo sa buhay, best. Maging masaya kayong kausap. Huwag maging boring, best, kasi mawawalan sila ng gana pag ganun. So, lagi nyo silang kumustahin, mga ganong factor. Siyempre, bigyan nyo siya ng space na huwag din masyadong putak ng putak, best. Pag masyado kang maraming message, ganong factor, mawawalan sila ng gana. Isa rin yan sa, ano, best, magpapawala sa kanila ng interest sa'yo. Kung magadahan-dahan na silang mawala ng gana sa'yo, pag masyado kang putak ng putak, yung hindi pa nasagot yung unang message mo, eh, message ka na naman dyan. Eh, hindi mo pa nga siya nakumusta, eh, puta ka ng putak, diretso ka nang nagsiselos dyan. So, bigyan mo sila ng space, kumbaga, freedom na gawin yung gusto niya. Agot ba siya nung atat sa mga video call niya, be, sa mga tawag niya, kasi busy yung lola niyo, baka yung affam niyo is talagang trabaho ng trabaho. Pagdating ng bahay, pagod yan. So, bigyan nyo lang ng time, sabihin niyo sa kanya, just tell me what is the best time for us to talk, what is the best time for you to talk. May ganun, bigyan niya ng intindi yung sitwasyon niya, best, para kahit pa paano ma-feel niya na kumbaga hindi niya na siya kinukulong sa sarili niya, kumbaga malaya pa rin siyang gawin yung gusto niya. Kasi yung mga family niyo, best, pag feeling nila na masyadong ano na sila eh, wala na silang space na gawin yung gusto nila, masyado na silang ano eh, kumbaga nakasarado na yung pintuan para gawin na maging malaya sila. Pag ganun ang ginawa niyo sa kanya, best, mawawalan niya ng gana. So, hayaan niyo siyang gawin ang gusto niya. Yung ma-surprise niya kayo, huwag niyo siyang unahan sa mga gusto niya, ihayaan niyo siyang gawin yung gusto niya. Magandang factor, best. Kung gusto mo, kung meron ka namang feeling na ito yung gusto mong itanong, itanong mo na, best, para masagot niya kaagad. Ang gusto ng mga affam kasi mostly is maging totoo kayo sa sarili niyo. Kahit sino man dyan, affam ang hindi.
kahit tayo sa sarili natin, gusto nating totoo yung kausap natin at ayaw natin na ano yan, plastic, may ganong factor. Te, plastic, madaling masira yan. May ganong factor. Gusto natin yung totoo yung taong kausap natin. Siyempre, yung ikaw, best, merong gustong sabihin sa afa mo, diretsoin mo na para kaagad niyang masagot. At yung sagot niya, isa na rin yan sa basihan mo kung talagang compatible ba siya sa gusto mong afa, gusto mong lalaking hinahanap. Ganong factor. So, mamalin nyo lang yung affirm nyo na lighter side. Huwag nyo dibdibin talaga kasi anytime pwedeng mawala yan. So, ipakita nyo lang yung kumagaga, nito kang klaseng tao. Kumaga, ite, kung masungit ka, kung gusto mo yung affirm mo, mabait yung affirm mo, ayos-ayos yung pagsungit-sungit mo dyan. Kasi sa mga affirm, gusto nila mababait talaga. Yung kumaga, down to earth. Mga humble factor ng lola nyo, caring. Kasi makikita nila yan kung ito ang asawahin ko. Kung ito ang maging partner ko, kasi sa mga fam nagsisearch yan, best, namimili yan ng gusto nila. So, kung ikaw na yung napili nila, magbigay na yan ng time sa iyo. So, ito na yung time na i-invest mo yung sarili mo, ipakita mo yung magandang gusto mo sa buhay. Kung mga ito yung maging ikaw pag naging partner mo siya, naging partner ka na niya, hindi siya magsisisi pag ikaw ang piliin niya. So, ipakita mo na dito sa video call ninyo, sa effort mo, sa time mo na binigay mo sa kanya, para ma-feeling niya na, pag ito ang pipiliin ko, hindi ako magsisisi. Magandang factor pa, ma-feel nila yon. At ma-feel nila na may halaga sila sa inyo, kung i-communicate mo siya sa family mo, pakilala mo siya sa mga totoong mong kaibigan, yung alam mo hindi ka pagtawanan pag oras na nagkamali yung decision mo, magandang factor. Sa mga close friend mo, para kahit papano minsan, magkaroon siya ng idea, hindi niya ako kinahiya. May ganun factor. So, gagawin din niya ng afam mo sa inyo, best. Main lang yung afam ninyo pag ganun sila kasilbi sa inyo. Kumbaga may halaga sila, ma-feel nila yun Mostly naman sa mga afam, kailangan nila ng attention, best. Sa buhay ba naman nila masyadong pagod? So, kailangan nila ng taong magpapahalaga sa kanila. So, ipakita niyo yung pagmamahal na alam niyo yung kaya niyong ibigay sa inyo pag naging kayo na talaga. So, magiging masaya kayo, naging boring te, pag masyadong higpitan ng lolo nyo, hayaan nyo siyang gawin ng gusto niya. Malaya siya. Kahit pa paano, may freedom kayo. So, huwag masyadong message ng message siya, nairita sila sa mga ganyan. At hayaan nyo siyang magpaliwanag kung meron silang gustong ipaliwanag. At huwag masyadong mainitin ng ulo te. Ayaw nila na mainitin ng ulo. Bakit? Alam nila yung pag oras na nagkasama kayo, mainitin ng ulo mo, magkagulo talaga kayo, best. Kasi sa mga sa mga afam, stress yung buhay nila, best. O kung mainitin ang ulo nila. Alam nila hindi kayo magtaga. So, dahan-dahan na yung lalayo sa'yo, best. So, hanggat maaari, maging humble ka. Maging kalmado ka, best. Kasi sa video call nyo pa lang, pinag-aralan din kayo ng puti. Pinag-aralan din kayo ng kausap ninyo. So, ganyan pa lang, best. Sa performance nyo, ayos-ayosin nyo. Parang nag-a-apply yan ng trabaho, te. Kung interview ka dyan sa video, tapos ipapasa nila yung video mo. So, dapat dito pa lang na performance mo, te. Ayos-ayosin mo. Ganun factor, te. Ayos-ayosin mo yung kausap nyo. Pag-kausap nyo sa afam ninyo, ipakita nyo na ganito kayo, na humble kayo anytime. Ipaliwanag nyo rin na don't worry na kung may problema kayo, handa kang makinig sa kanya. Magiging factor, te. Hindi yung nagpapaliwanag siya, nagpapaliwanag ka rin. Ganun factor, naiirita yun, te. Meron silang gustong paliwanag sa'yo. Magiging factor. Hindi pa nga siya tapos, te. Puta ka ng puta. Nagtatype pa yung kausap mo dyan ngayon, nagtatype siya. Hindi siya kontento sa pinutak niya, nagtatype pa rin siya. Ikaw din, galit na gano'n. Gano'n. So, nagtatype ka rin sa kanya. So, nagkasalubong na yung message niyo. So, galitan factor. Ano to, te? Gano'ng factor. Gano'ng factor. So, bigyan niyo ng space na magpaliwanag siya dyan. Kung meron siyang gustong i-type, intayin mo muna, best, na makarating yung type niya, yung message niya. Para kahit pa paano masagot niyo yung kung ano yung message niya. Baka na nagtatype siya, type ka rin. So, nagkasalubong na yung message nyo, hindi na kayo magkatugma yung sagot nyo. So, nag-init na lalo yung isip ninyo. Dapat understanding yung bawat isa, kalmado ka, para pag oras na mainitin yung ulo niya, nandyan ka na umintindi sa kanya. Alam niya yon. So, ma-feel niya yun na kahit papano, nandyan ka na umunawa sa kanya. Sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, alam niyang nandyan ka. Alam niyang ikaw yung mapagkatiwalaan niya. Alam niyang ikaw yung nagmamahal sa kanya. So, ma-feel nila yun na ikaw pala yung taong kailangan nila. Kasi nga ikaw yung taong nagmamahal sa kanya. Hindi naman lahat ng tao dito, te, minahal yung, halimbawa, yung Mr. Ko, halimbawa sa Mr. Ko talaga. Lagay ganyan. Ma-feel niya yung taong, sino yung mga taong nagmamahal sa kanya? Sino yung mga taong nandyan, oras na kailangan niya? Sino yung mga taong nagpapasaya sa kanya, oras na nalungkot siya? Kailangan niyang umiti, kailangan niya may kausap.
So, kung na-feel niya yung time na wala pa siyang part, na wala, hindi pa kami nagkatuloy, na-feel niya na wala, parang wala, parang wala. Meron na siyang kaibigan, meron siyang mga close friend dito, pero parang yung mahinanap siyang iba. Kailangan kasi na yung taong talagang nandyan para sa kanila. Yung mahalin sila anuman ang pinakita nilang ugali, tanggap sila. May mga pamdang kasi na medyo kakaibang ugali, te. Okay. Pero pag alam nilang nandyan ka na nagmamahal sa kanila, dahan-dahan nilang baguhin yung te. Kasi alam nila na hindi mo yan gusto. At alam na anong gagawin nila is nandyan ka na nagmamahal sila, nagmamahal sa kanila. So, ma-feel nila may value yung buhay nila nang dahil sa iyo. So, ituloy-tuloy mo lang, best. Nung kumagabigyan mo ng space na makapagsalita siya, huwag masyadong putak na putak, te. Baka yung, paulit-tuloy kong sinabi sa inyo, baka yung unang message nyo hindi pa nabasa, sinundan nyo pa. Eh, di hindi nababasahin lahat yan, te. Mairita na yan sa'yo. Ang kapalit niyan, ang gagawin niya, is dahan-dahan na rin niyang mag, ano sa'yo, best. Dahan-dahan na yung maging boring sa'yo. Dahan-dahan na yung mag-isip ng mga bagay na mainis ka. Ganong factor. So, just enjoy yourself. Maging totoo ka, maging masayahin ka. Ipakita mo din, best, na deserving ka maging, ano, maging prinsesa ng buhay niya. So, deserving mo rin maging mahalin ng isang taong talagang, halimbawa, yung afam na gusto mong makahanap na afam na magmamahal sa'yo, ipakita mo rin na deserving kang mahalin, best. Hindi naman yung nangarap ka na, eh, gusto ko talaga makahanap ng afam na mamahalin ka, mamahalin ako. Ikaw mismo sarili mo, hindi mo nga kayang mahalin yung afam, eh. Basta sarili mo lang dyan, eh, hindi mo nga kaya maging caring sa afam mo. Masyado kang mapagmataas, masyado, ayaw ng mga afam mga ganun, best, mapagmataas, ayaw nila ng ganun. Gusto nila yung humble ka. Ayan lang yung kinakausap ka lang dyan. Masyado ka nang mainitin ng ulo mo. Hindi ka kalmado. Gusto mo putak ng putak. Yan ang ayaw nila. Yung mga ganun, baka magkagawa ng video na ganito talaga. Yung mga ayaw ng mga pambes. Yung ayaw nila yung putak ka ng putak. Ayaw nila masyado mainitin yung ulo mo. Ayaw nila puro ka duda. Ayaw nila puro ka selos. Ayaw nila nang wala ka masyadong care sa kanila. Yung mga ayaw nila, bes. Tanggalin yung mga ayaw nila at palitan ng maganda para mahalin ka nila, bes. Yung mga ayaw nila is gawin yung, nabawa, yung ayaw nilang masyado kang putak-putak, eh. Di ba muna, huwag ka masyadong putak, bes. Maging relax sa sarili mo para sure ka, itanungin mo siya kung ano yung right time na magkausap kayo. At ayaw nila ng ano, bes, sobrang selos. Eh, di magtiwala ka sa kanya, bes. I know you love me. I know you love me. I know you care. Ganun pa. I know you love me. I know you care. Tama ba yan? Pausan lola niyo, bes. So, alam niyo, magtiwala lang kayo sa fam niyo, bes. Kasi ayaw nila yung sobrang selos. Hindi pa nga kayo nagsama, eh, selos ka ng selos. Ganun pa. Hindi ka pa nga pinakasalan, selos ka ng selos. Wala ka namang karapatan sa kanya, bes. Hindi ka pa asawa. Ganun pa. Nabulo na ng lola nyo. So, huwag masyadong ano, best. I-relax nyo ng sarili nyo. Kumbaga, maging masayahin kayo. Pakita nyo lang na caring kayo sa kanya. At saka concerned kayo sa kanya. At saka may silbi siya sa buhay nyo. Pakilala nyo sa friends nyo na close nyo. So, mga kapatid mo, pamangkin mo, pakilala nyo rin siya. Para kahit pa paano, hindi lang mukha mo ang nakikita niya, best. Eh, paano te? Wala ang mga pamangkin ko dito. Walang pamilya ko dito. Pakita mo yung favorite na ano mo. Ano ba yung teddy bear? May favorite ka na palagi mong kasama sa paglalakad mo, yung palagi, kung mahalaga sa'yo, yung mahalaga sa'yo, ipakilala mo sa kanya, ito yung pinakagusto ko, may ginong factor. Kahit pa paano, yung may ibang topic kayo. At yun ang masasabihin ko sa inyo, yun lang, susundin nyo, best, maging totoo kayo, at huwag masyadong mag-demand sa afam ninyo. Eh, gusto ko ng regalo mo nito. Eh, gusto ko ng ganito. Eh, gusto ko sa afam na, ano, may pangarap siya na sabihin mo sa afam nung, I want to build my big house. I want to have my dream house. I want to fix my house. Kumbaga parang ano mo na, best, gusto mo nang inunahan mo na yung offer mo. Parang gusto mong sabihin sa kanya, eh, hello, fix my house. Parang ano, parang sa mga affambes, ayaw nilang inunahan sila. Mostly talaga, gusto nila yung talaga sila yung mag-isip na, sa mga ganyang bagay, best, mag-isip na ipaayos yung bahay mo, bilhan ka ng cellphone, magandang factor, magandang factor. Pero kung gusto mo na talaga, feeling mo talagang close na kayo, eh, sa mga ganyang bagay, halimbawa birthday mo, may tinatanong sa iyo yung afam mo, anong gusto mo, magandang factor. Eh, sabihin mo, best, maging totoo ka, mga ganong factor talaga. Eh, hindi yung ibig sabihin ng inunahan mo na siya, my house is very old. I hope that somebody can build my house, somebody can help me build my house. So, mag-guess agad nila yan na ibig sabihin na parang gusto mong ipagawa sa kanya yung bahay nila. Eh, dahan-dahan na yung mabawasan yung pagmamahal nila sa'yo, best. Mga ganun factor. Pero kung sila naman yung nagtanong sa inyo,
eh, maging totoo kayo sabihin yung gusto nyo best. Mahirap na. Kasi mga fam, ayaw nila na yung pera na mapunta sa walang silbi. So, ibig sabihin nun, kung may gusto silang iregalo sila sa inyo, gusto nila na yung nabigay nila is yun yung gusto nyo para hindi masayang yung pera nila best, yung effort nila, yung no factor. So, good luck sa inyo mga best. Maraming salamat sa patuloy yung panood and God bless and take care everyone. Marami pala akong message na dapat basahin sa inyo. So, sobrang haba na ng video ko, best. So, good luck sa inyo. Kay Arlinaga, grabe sis, bongga yung outfit mo here. Super like. Salamat sis. Kay Seth and Friends. Tama, kung kailan sumuko, yun na pala ang time na darating sa na si Destiny. Kay Jean Tumubag. Nice kayo imong attire sis. I love it. Stay safe, God bless. Salamat sis. Kay Kasofia Kafia. Kaya dapat pray talaga na gabayan tayo sa pagpili ng afam. God bless us all. Tama sis. Tama talaga, mag-pray kayo kasi in God's name, walang imposible mga best. Good luck and take care everyone. And maraming salamat. Take care.